Hindi ako pa lang ito gagawin. Actually, matagal na ito natag sa akin ni Brevie. Natag sa akin ni Brevie ito. Tagal na. So, start ko na yung tag. My makeup story tag. Number one, how old were you when you started wearing makeup? Actually, hindi naman talaga siya makeup. Hindi naman talaga makeup. Ewan ko ba? Basta, nung bata kasi ako mga around 8 or 10, si mami kasi mahilig sa ibon. So, actually, mga little blossom yata yung patakbo yung powder ba? Yung powder, kulong basta ganun kasi sa iba. Around mga 8 or 9. So, nagpupubo na ako, no? Tinako. Color pink yun. And then, mga high school, bumibili na ako sa iba ng ano. Until now, yung color pink ba yun? Ano bang tatakyan? Basta yung parang sa teens nila, yun. So, around mga high school, start ako wearing makeup. Powder lang naman, hindi ako mahilig sa lipstick or blush or basta powder. Number two, how did you get into makeup? Actually, kasi sa work ko, frontliner ako, so kailangan presentable. So, nag-makeup na rin ako noon, pero hindi katulad ngayon. Kasi parang marami ako natutunan kung paano maglagay ng makeup. Eh, dati, basta pag-foundation lang, maganda. So, yun, sa work. Tsaka ano, last year, kasi parang current time para makapag-YouTube. Hindi masyadong busy sa work na last year, so makapag-YouTube ako. So, ayun, nahilig ako sa pag-makeup. Tsaka ano, actually, ang una-una kong pinapanood nun is si Bankson. Ano pangalan niya? Yun, kasi di ba meron siyang acne. So, kaya niyang itago yung acne niya. Sobrang severe yung acne niya. So, yun. Doon ako natuto. Yun yung first na pinapanood ko lagi siya. Tapos, number three, what are some of your favorite brands? Actually, puro local brands lang naman yung binibili ko kasi, syempre, on a tight budget. So, family na rin kasi. So, puro local brands lang binibili ko. I don't have yung mga high-end. Wala masyado. So, yung favorite brand, basta local. Yung mabibili dito, tsaka yung basta essence. Yan, essence. Basta yung mabibili dito na hindi ganun kamahal. Essence, Fashion 21, yung mga Michi Dog. Basta yan mga yan. FS. Number 4, what does makeup lead to? Ang makeup kasi nakakapagbigay ng confidence sa'yo. So, when you look good, when someone sees you na sobrang, ang galing-galing mo ng makeup, or so pretty naman, or so pretty. Parang, nagigain ka ng confidence sa sarili mo. So, number 5, if you could only wear 4 products on your face, what would they be? Actually, pag nagmamadali talaga ako, foundation, tapos kilay, blush on, lipstick, yan. Actually, lipstick nga eh. Hindi na nga kasi diretso na ako sa school. So, tama. Foundation. Kilay. Ha? Foundation. Kilay. Blush on lipstick. Nagpa-powder din ako eh. Basta ganun. Ilas nyo na yung lipstick. Yan. Basta, doon na ako nun. Foundation. Face powder. Kilay. Ano ba?
nilagay foundation, powder, kilay, blushon. Yan. Sige, apat. What is your favorite thing about makeup? Yun na. Nagbigay mo na po things. Kasi syempre, taba-taba ako na. So, pag makeup ako, feeling ko, I'm so pretty pa rin. Number 7. Lobat yung ano eh, yung D90. So, na-change ako sa vlogging cam. Sorry ah. Sorry guys. What do you think, number 7 na tayo. What do you think about drugstore makeup versus high-end makeup? Mas gusto ko yung drugstore kasi mas mura. Kaya pa naman ako high-end makeup. Except dun sa MAC na binigay ni Juan. Gift ni Juan sa akin yun eh. Ano, Tahiti yata yung ano, shade. Pero alam ko yung Tahiti niya, wala na rin. Pero ko lang ha, parang alam ko hindi na siya ganyan. So yun. Number, pag-dating. Yun. Mahal, tsaka meron namang mga dupe, diba? So, gusto ko pa rin yung mga drugstore. May makikita ka pa rin yung mga shade na pareho ng high-end. So, doon ka na sa drugstore makeup, diba? Practical lang. Number 8, what is one tip of advice you can give a beginner? So, mag-watch na mga videos, mga beauty tutorials, mga ganun. So, beginner pa rin naman ako until now, so hindi naman ako professional artist. Kasi sarili ko lang din naman ang mini-makeup ako. So, yun lang. Doon lang din ako matuto. Tsaka, huwag mahiyang mag-ask. Lalo na sa mga friends mo. Alam mo, pwede kang maturuan. So, huwag kayong mahiyang magtanong. Actually, marami sa akin nagtatanong. Mas na-appreciate ko yung kapag nagtatanong sila. Kasi, nai-share ko yung knowledge ko. Tsaka, ibig sabihin nun, nililukot nila ako pagdating sa makeup kasi sa kasi sila nagtatanong. So, na-appreciate ko yun kasi natutuwa ako pag na-appreciate nila paano mag-makeup. So, yun. Number 9, what is one makeup trend you never understood? Actually, dati yung smoky eye. Pero ngayon, I love it na eh. So, yun. Ano pa ba? Iba't ibang color ng mascara. Actually, dati, ginagawa ko din yun. Mahilig ako bumili ng mga iba't ibang color ng mascara. Tapos, ano ba? Actually, dati contour. Hindi ko naiintindihan ang pagpa-contour. Bakit feeling ko? Hindi kasi ako talaga marunong mag-contour. So, yun yung isa doon sa hindi ako marunong mag-contour. Pero ngayon, naiintindihan ko na siya. Tapos yung pag-blend, yun. Yung iba kasi lumalabas lang ng ako mag-safe. Pero, most especially yung mga, syempre yung mga hindi na natin kay dad. Pag nag-eyeshadow sila, put lang ng eyeshadow, pero hindi nila kasi alam yung blending. So, yun yun. Number 10, what do you think about the beauty community on YouTube? Actually, dito sa Philippines, mas natutuwa ako ngayon kasi mas marami na akong friends na YouTuber. So, nagtutulungan, nagko-collab. So, makakatuwa. Sabi nga ni Ella, don't hate, just appreciate. So, yun. Marami ako naging friends ng YouTube. So, I'm so happy na naging party lang na YouTuber. So, yun na yun. Number 10 na yun. So,
thank you for watching. Sana enjoy kayo sa makeup story ko. So, I'll be seeing you next time. So,